Nagpapatuloy ang canvassing ng mga boto para makapagproklama na ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Mapapaagaraw yan lalo't walang objection mula sa mga nakalaban ni Presumptive President Bongbong Marcos. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si May Ann Los Baños. May Ann? Julius, sa mga oras na ito, wala namang nakikitang discrepancies o irregularidad sa isinasagawang joint canvassing ng Senado at Kamara para sa presidential at vice presidential race. Wala ring pagtutol mula sa kampo ng ibang kandidato. Kaya kung magtutuloy-tuloy daw ang ganyang senaryo, posible raw maiproklama na ang dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa pinakamaaga bukas ng tanghali. Kumpiyansa si Senate President Tito Soto at iba pang miyembro ng Board of Canvassers na kaya nilang tapusin ang bilangan sa lalong madaling panahon. Sa ngayon kasi, wala naman daw sila nakikitang anumang irregularidad na maaring magdulot ng delay sa canvassing. We do not expect any serious objections unless the COCs would have incomplete records or let's say it does not match what was electronically transmitted, the 2016 experience and the 2019 experience of automated elections. You know, palagay ko that that helps in the definitely helps yung swiftness ng transmissions and canvassing. Ang kampo ni Vice President Lenny Robredo na pumapangalawa sa presidential race, walang anumang pagkontra sa nangyayaring bilangan. She said, we need to accept the majority's decision. And so, Your Honors, consistent with such pronouncements by Vice President Lenny Robredo, and so as not to delay the proceedings of this board, we would like to make of record our continuing manifestation that we interpose no objection to the inclusion in the canvas of all the certificates of canvas for president from the various provincial and city boards of canvassers found by this honorable board to be authentic and duly executed in accordance with Section 20 of Republic Act 7166. Aminado ang kampo ni Marcos Jr. na ikinagulat nila ito, pero nagpasalamat sila sa paggalang ni Robredo sa resulta ng eleksyon. We would like to recognize and thank the patriotism exhibited by Vice President Lenny Robredo for expressly recognizing the integrity and the result of the recently concluded general elections. Bago ang mismong canvassing ng boto, iginiit ni na Senate President Tito Soto at House Speaker Lord Alan Velasco sa joint session ang kahalagahan ng kanilang mandato para bilangin ang boto sa presidential at vice presidential race. Matapos aprubahan ang canvassing rules kaninang umaga, bumuo sila ng joint canvassing committee at nahalal bilang chairman sina Senate Majority Leader Mig Zubiri at House Majority Floor Leader Martin Romualdez. Binuksan muna ang 166 sa 173 COCs bago bilangin. Pito pa ang hinihintay mula Lanao del Sur at overseas. Sabi ni Soto, pwedeng magdesisyon ang joint canvassing committee na hindi nahintayin ang huling pitong COCs kung wala naman itong epekto sa mga mananalo. Ideally, it has to be completed. You know? Pero if there is no use, you know, mahalaga naman doon sa mga gano'n, katulad sa Lanao del Sur, ang mahalaga doon, kung I don't know what the counting is, the local. Yung local elections na ang habol doon. Kasi dito sa, even if may pakinabang ang party list doon sa listahan na yun, mga senators, wala nang magiging problema eh.
Julius, bigyan lamang kita ng update around 5:30 bago tayo tumayo dito for live. Nasa 38 COCs out of 173 na ang nakakanvas dito sa Batasang Pambansa. Lumalabas parang 15 COCs per hour sila. At yung resulta dito, nangunguna pa rin si Bongbong Marcos na may higit 5 milyong boto. Pangalawa si Lenny Robredo at 1.8 million votes. Pangatlo si Manny Pacquiao, 287,000 votes. And then si Isko Dumagoso, 204,000 votes. And then si Ping Lacson, 135,000 votes. Sa Vice Presidential race, naunguna pa rin. Sara Duterte, 4.688 million votes. Pangalawa si Tito Soto, pangatlo si Kiko Pangilinan, pang-apat si Willie Ong, panglima si Lito Atienza. Julius, ang sinasabi ni Senate President Soto, basta makaisang daang COC sila by 10 p.m. tonight, stop sila and then resume again at 10 a.m. tomorrow. Pero pag magbagal, posible raw talaga silang abutin ng magdamag dito hanggang mamayang madaling araw, basta makuha lamang nila yung target nila na makapagproklama ng presidente at vice-presidente bukas ng tanghal o kaya late afternoon. Julius. Maraming salamat, May Ann Los Baños.